Magandang araw, bayan! Naku, mainit na nga po ang panahon, kaya huwag iinit ang ulo, ha? Kami na po ang bahala sa mga pampagood mood nyo ngayong araw dito sa Magandang Balita, Bayan! I'm back! Ako po si Cory Quintos at simulan na po natin ang mga pampagood vibes nyo ngayong araw! Bago pa man mag-I do sa harap ng altar, sa ilalim ng dagat muna nag-sweet moment ang isang couple para sa kanilang prenup photoshoot. Ako, paano kaya nila kinaririyan? At aakalain mo namang buhay ang mga drawing na hayop ng isang artist sa Pangasinan na ang tanging gamit ay chalk at uling. At dahil ramdam na nga natin ang summer, naku, aminin nyo ha, naka-vacation mode na kayo. Dapat lang dahil naghihintay na sa inyo ang isang makulay at malamig na pasyalan sa Atok, Benguet. At magpapakyut naman ang mga trending na pusang may kanya-kanyang paandar. Bayan, may isang couple sa Lucena City na bago pa man patunayan sa simbahan kung how deep is your love, ay sa ilalim ng dagat muna nag-moment ang dalawa para sa kanilang prenup pictorial. Yan ay sina Mark Anthony at Precious Dayahan na laging may eksena sa dagat sa simula pa lang ng kanilang love life. Pandemic kasi yung ano yun, nung time na yun, nung nag-try ako na kilalanin siya. So, ang pinakang safe lang napuntahan since hindi crowded is yung dagat. So, dun talaga pwede sa dagat na makipag-usap, na tahimik, na malalaki sa tao. So, inaya ko siya magdagat. Eh, since mahilig naman pala siya sa dagat, halos nagsunod-sunod na yung pagdagat namin sa malapit lang naman sa Lucena. Yung pangatlong beses, parang date na namin yung dalawa. Ang sabi lang niya sa akin, magbaon ako ng kanin. Kasi nung time na yun, hindi siya kumakain ng kanin. Tapos yun, nagdala lang ako ng kanin, sinundo niya ako ng madaling araw. Tapos pagdating ko dun sa beach place namin, siya na nag-prepare ng breakfast. Pero ano nga ba ang meron sa dagat? At pareho nilang bet na bet? Kasi kami, parehas kami healthcare worker. Alam niyo naman yung trabaho ko pagka nasa healthcare. Parang sobrang laging pagod, ganyan. Parang dagat, yun, nandun yung peace namin. Ako, personally, ganun lang. Parang pag nasa dagat ako, masaya, tahimik, ganyan. Kaya pagka, parang stress reliever yung lugar na yun. Sobrang relaxing. So, yun, relaxing din. Kaya pag dun ako inaya, talagang pupunta ako. At dahil wala na talagang makapigil sa alon ng kanilang damdamin, nagtuloy-tuloy na ang kanilang love story. So, ayun. Nung sinagot niya ako, nasa ano kami noon, nasa La Union. Nag-surf kami dun sa La Union. So, sa La Union niya ako sinagot. Nung inayo ko siya with my friend na ngayon mag-asawa na din. Kasi mahilig din sila mag-surf. Nagbigay lang sa akin ng hint yung barkada ko na kailangan mo ng tanongin. So, yun. Sabi ko, hindi ba kailangan maghintay pa ako kasi baka hindi pa siya ready. Parang ganun. So, yun. Since nandun na, ready naman ako na lahat. So, I asked her kung pwede ba na siya maging girlfriend. At sa loob ng halos 3 taon ng kanilang relasyon, kahit madalas magkalayo dahil sa trabaho nila bilang mga health worker, gumawa ng paraan si Mark para kunin ang matamis na yes ni Precious na magpakasal sa kanya. Tapos dun sa pinagsagutan niya sa akin sa engagement, sa proposal ko, exact same beachfront kung saan niya ako sinagot para maging kami. Ang kasama ko lang talaga doon, mga kaibigan ko, kasi siya, nasa training siya nung time na yun, hindi siya pwedeng umalis. So ako, nag-enjoy lang ako by my friends, ganyan. Tapos bigla na lang ako may nakita na, na naka-set up na flowers doon sa beach. Tapos sasabihan ko pa sana yung mga friends ko na, uy, may magpo-propose ganyan. Tapos pagkatalikod ko sa kanila, lahat ng camera, nakatutok na sa akin. Yung pala, siya na yung magpo-propose, ako pala yung magpo-proposan. So yun, sobrang sweet kasi yung lugar na yun kasi sobrang special sa amin. Tapos naisip niya na dun siya mag-propose. At hindi pa dyan natatapos ang kanilang eksena sa dagat, bayan ha? Dahil hanggang sa prenup pictorial ay talagang lumangoy sila. Ang gusto kasi talaga namin,
beach wedding. Kaso lang, since parehas kaming Catholic, hindi kami pwedeng mag pwedeng ikasal sa ganun, sa church lang talaga. So sabi ko, kung hindi natin ma-achieve yun, kahit prenup na lang. So yun yung nangyari and masaya naman kami sa outcome. Pero ang problema, hindi marunong mag-free diving sina Mark Anthony at Precious, kaya kinailangan pa nilang kumuha ng short course para matutunan at ma-achieve ang kanilang inaasam na photoshoot. Dalawang araw yung course. First day, intro ng free diving. Doon parang basic ko anong gagawin mo. Nung hapon, nag-andin kami, parang nag-trial, parang okay naman. Tapos kinabukasan, imbis na intro pa din, nag-shoot na kami, parang lakasan na lang ng loob, ganyan. Noong na-struggle talaga ako, pero buti na lang, magaling yung coach, yung photographer, tapos siya, tinutulungan nila ako para umilalim. Kasi hindi ko siya makuha. Pero after a while, ayun, makuha naman siya. Tapos siya, parang kailangan lang hindi ka magpapanik para magawa niya sa ilalim. At tuluyan na nga silang nagpalitan ng I Do sa isang simbahan sa Lucena City, Quezon, kasama ang kanilang mga pamilya at kaibigan. Congratulations, Precious at Mark! At isa pang magpapabilib sa inyo ay ang 26 years old na artist na taga-Alaminos, Pangasinan na si James Tison. Alam niyo ba kung bakit? Kapag napadaan ka kasi sa bahay nila, aakalain mong nagkalat ang iba't ibang hayop at insekto gaya ng higanteng lamok, meron ding aso, manok, ahas, daga at maging gorilya dahil sa galing niyang lumikha ng 3D illusion art. Amazing, di ba? Pero wait lang, paano niya ba na-discover ang talent na yan? Nalaman ko po siya nung ako po ay nasa grade 5 po. May sumama po ako dun sa school paper po namin. At ginawa po ako doon na editor cartoon. So, doon ko po nakita na meron din po pala akong konting karunungan po o konting talent po doon sa pagtuturo. And yun po, tinuloy-tuloy ko po siya hanggang pagtungtong ko po siya ng high school. Meron po ulit editor cartoon. And nagsimula na ako mag-take po nung ako'y college na. Pandemic po, nung times po ng pandemic po, is nabigyan po ako ng break. Doon sa national park po namin. Ang LGU po ng Alaminos, nabigyan kulay po yung national park namin. And then, binigyan po ako doon ng floor type po na pagkagawan po ng isang artwork. So, doon ko po na-realize na syempre nasa floor po yung gagawing artwork. So, nabuksan din po yung isipan ko na paano po kaya na mapalutang yung ginagawa naming artwork o yung gagawin naming artwork. Hindi tulad ng ibang artist na lapis at papel ang gamit o di kaya'y paint at canvas, si James ay chalk at puling ang nagbibigay kulay sa kanyang artworks na ginaguhit niya sa semento. So sa chalk po kasi wala po siyang black. So ang ginagamit po sa black po is yung cardboard, yung uling po. And yung chalk po kasi mas maganda po siya gawin para sa akin. Kaya lagi ko pong ginagawa yung chalk. Since madali po siya mapura, pag kinapture mo siya ng camera is magkakaroon naman po kayo ng souvenir. Feeling ko po na nakakatapos po ako sa artwork dahil na-appreciate po siya ng artwork. So, napaka-importante po kasi yun na parang yung chalk po kasi is nagumura. Tapos pag na-picturean mo po siya, tapos nakuha po siya ng viewer mo, na-appreciate po siya ng mga viewer, na-appreciate po siya ng kapwa mo artist, parang masaya po yung feeling. Pero bakit nga ba mga hayop at insekto ang favorite subject ni James? So, na-inspired po kasi ako dun sa creator po natin. So, ang sarap po kasi silang pagmasdan na although maliliit silang mga creator, pero meron silang mga ambag sa likuran natin. May mga kanya-kanya po silang use and may mga kanya-kanya po silang attitude. At ang galing ni James sa pagguhit ay naging daan din para matanggap siya sa kanyang trabaho ngayon bilang culture and arts consultant sa kanilang tourism office. So yung paggawa ko po ng artwork ng mga paintings and mga commissions ay malaking tutulong po sa akin dahil syempre nagbibigay po siya ng financial. Pinatunayan ni James na kahit sa simpleng artwork ay kayang-kaya nating magbigay ng inspirasyon at higit sa lahat, magamit ito para abutin ang kanyang mga pangarap. Proud po kami sa iyo, James!
Ito pa ang totoong-totoo. Feel na nga natin ang init ng panahon at inaakit na tayo ng iba't ibang summer destinations, di ba? Isa dyan ang malamig, may mistulang dagat ng mga bulaklak at magandang tanawin ng mga bulubundukin na Northern Blossom Flower Farm sa Atok, Benguet. Hindi mapapagod ang mga mata mong tingnan ang iba't ibang klase ng mga bulaklak at gulay tulad ng rose cabbages, sunflowers, roses at iba pa. At hindi ka papawisan dahil kahit tirik ang araw, ramdam na ramdam mo ang lamig ng hangin dahil nasa taas ito ng bundok. At for sure, may enjoy mo ang free unlimited coffee at tinapay. So, ano pa bang inaantay mo? Magyayana ng mga kasama at umpisahan na ang biyahe. At bayan, isa pang magpapaganda ng araw ninyo ay ang mga cute na kuting na deserve talagang maging viral at trending online. Trending number one ang pusa ni Luis Zareno na hindi nagpahuli sa uso, ha? Kung may bibiklip kayo, aba, syempre, hindi siya papahuli, meron din siya. Ang say ni Luis, mahilig na talaga siya sa mga gamit na may bibe designs. Kaya nang nauso ito, hindi niya hinayaang ma-FOMO ang kanyang fur babies. Ang isang pusa naman sa Malate, Manila na si Leo ay mistulang student of the day habang nakasakay sa isang pampasaherong jeep. O akalain nyo, ah, kita nyo naman, naka-uniform, naka-shades at may school bag pa, ha? Sabi nga ng kanyang fur mom na si Shay Ibanez, aba, huwag abalahin si Leo para magpaabot ng bayad dahil late na ito sa school, ha? Kwento pa ni Shay, mahilig talagang mag-OOTD at magpa-picture si Leo, kaya game na game ito tuwing binibihisan. At ayan, talaga namang marerelax ka kapag may pet, hindi ba? Bayan, sumabay na nga po kayo at i-flex na, ha, ang mga good vibes at inspiring stories online, maging yung mga trending at viral stories online. Ipadala lang po yan sa social media platforms ng Bayan Mo Ipatrol Mo ng ABS-CBN. At kung nag-enjoy kayo sa bonding natin ngayong hapon, huwag niyo pong kalimutang i-like, share at subscribe kami agad-agad, ha? Ako po ulit, si Cory Quintos, at mas marami pa pong magagandang balita next week. Kita-kits ulit sa Magandang Balita Bayan!